napansin ko sa'yo, wala kang hesitation sa role. Gay, boy-to-boy na pelikula, maghubad. Siya ba ang kinilala mong tatay mo talaga? O kailan mo nalaman na ang biological dad mo is a popular personality back in the Philippines? Pero being a bad boy doesn't mean na masama kang tao. When was the last relationship you had? We broke up in September. There was genuine love. We both just felt na hindi pala compatible. For Jane naman dito, I have an admiration for her. Kung hindi ako nagkaka-crush na dahil sa ganda lang. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Mga kaibigan, I know you know him, idol of many. Let's all welcome Paolo Gumabaw. Yes, hi Dita, how are you? I'm good, anak. I'm so happy to be here. Alam mo, I think the honor is mine, di ba? How are you? I am great. I know you're so busy. I am great, yes. Darna? Darna's keeping me busy right now. You're good there, ha? Boy, maraming salamat. Magaling ka doon. I'm watching it. Yeah. Oh, not for anything. I'm watching it. Thank you so much. Yes, of course. Yung brother mo, si Marco, I get to see him more often, di ba? Kasi, sino bang nauna sa inyong dalawa? Si Marco actually started earlier than me. I think he started 2 years or 3 years earlier compared to me. How are you and Marco? Pero hindi pa ba kayo nagkakasama sa pelikula? Hindi pa, pero that's something na sana magawa namin. Grabe. Siyempre masaya yun. Alam mo, look, pag tinitingnan kita, ang naalala ko tatay mo. Mas kamukha mong tatay mo kaysa kay Marco. Sorry, Marco, ah. Hindi, I'm not kidding. I don't know. I think everybody will agree with me. Mas hawig mong tatay mo. Opo. Nga din po yung sabi ng... Diba? So, sabi ko, tama ako. Kasi tinitingnan kita para nakikita ko yung young Dennis Roldan. Diba? Oh, very much, if your dad is watching. Diba? Oh, yeah. Hi, Dennis! Diba? So how often do you visit your dad? Well, simula po nung nangyari yung pandemic, syempre hindi na po ganun kadali kasi baka may madala ng virus sa loob. Mas stricto na sila ngayon. Sobrang stricto. We're only allowed to visit pag kunwari birthday niya, special occasions lang po talaga. We can't visit like how we used to visit him before na. O sige, gusto niyo ngayong weekend na to, bibisita tayo. Hindi na po ganun. Mapili na talaga sila sa mga dates na pumapayag silang bumisita yung mga pamilya ng mga inmates din. Anong reaction ng dad mo? Dalawa sa kanyang mga anak, nasa showbiz. Si Michelle is not showbiz di ba? Beauty pageantry naman ang, di ba? Ano ang pakiramdam ng tatay mo na sumunod kayo sa mga yapak niya? Lagi niyang kinakwento sa akin dati na every time, nung time na sinabi ko sa kanya na gusto ko mag-showbiz, sabi niya na, talaga? Gusto mo rin? So, nasa dugo mo rin talaga yung pagiging artista. Nag-o-opo pa eh. Parang bata pa lang ako, pangarap ko na talaga. Kahit nung hindi ko pa alam na tatay ko na siya, ang akala ko nung tatay ko yung stepfather ko, ayun ay nasa isip ko na gusto ko maging artista. So, sabi niya, okay. So, at least may may magka-carry ng legacy, ganyan. So, he's very happy and sa mga projects na nakuha namin ni Marco. And kaya nga po, tita, you mentioned kanina, sana magkasama kami ni Marco. Mas matutuwa yung panagkasama kami. Isa rin ako talaga sa umaasa. I think it's possible. Gumagawa ka na rin sa Viva, di ba? Oh, and you're allowed to do movies outside ABS-CBN, di ba? At hindi sa binubola kita. Isa ka sa magaling na actor of your generation. Tita, you have that. It means a lot diba? To me. Oh. At saka, napansin ko sa'yo, wala kang hesitation sa role. Ki-gay, ki-boy-to-boy na pelikula, maghubad. Okay. Ayun, napaka-direct ako ha, maghubad. Yes. Oo, di ba? Wala sa talagang pakialam. I mean, hindi yung sa wala kang pakialam, kundi you are an actor. Mm-hmm. Wala kang limitasyon. You are not putting a limit sa sarili mo. Yes. So, bakit ka ganun katapang? I guess, tita, dun lang lumalabas yung yung love ko for the craft. When you love the craft, to a certain level, these things will mean nothing to you. You know, showing a bit of skin will not matter to you anymore, especially if the material, kunaring script, is a beautiful script, and if you're going to be working with an amazing director, and then you have a wonderful cast, such a talented cast, working alongside you, makakalimutan mo yung paghubad.
kumbaga, sobrang mahal mo lang yung trabaho mo, ito, gawin natin. Yung artistry. Or you being an artist, yun ang nangingibabaw, yes. Di ba? Nakakalimutan mo na yung hiya, yung hesitation, yes. Yung inhibitions. Yes, yes. Kanina, earlier during the interview, nabanggit mo, kasi like, lumaki ka, kinalakihan mo yung stepdad mo. Yes. Who is a Taiwanese, right? Yes. Oo. Correct. You were born in the Philippines, mm-hmm. pero 1 year old nung mag-relocate kayo sa Taiwan. Yes po. So, yung buhay mo sa Taiwan, syempre, kinalakan mo yung stepdad mo. Siya ba ang kinilala mong tatay mo talaga? O kailan mo nalaman na ang biological dad mo is a popular personality back in the Philippines? I actually believed I was Taiwanese. I actually really thought ibang itsura mo, di ba? Ito dita, when I was a kid, maraming mga panahon, may mga times na pumupunta ako sa banyo, titignan ko sarili ko sa salamin. Tapos, ba't hindi ka singkit? Ginaganyan ko yung mata ko. Sabi ko, bakit kaya hindi ako singkit? Ayun. So sabi ko noon, sabi ko, baka talagang kamukha ko lang talaga si mommy. And yung kapatid kong isa, si Ryan, kamukha naman ng stepfather ko, si papa. Sabi ko, okay, baka binigyan lang sila ni Lord ng tag-iisang kamukha nila. Yun lang naisip ko. So yung ganun ang pag-justify mo sa sarili mo, growing up. Oo, kamukha ko lang yung mom ko. Yun na nasa isip ko. Kamukha ko lang yung mom ko. Pero kailan mo nalaman na si Dennis Roldan ang biological dad mo? When I was 14 years old. Wow! When I was 14. Ka na. Yes, I found out when I was 14. How? Nahuli ko yung mom ko and yung tita ko na nagkukwentuhan sa condo ko nun dati sa Legarda. I was playing basketball for Arellano University and my mom visited from Taiwan kasi mag-isa po ako nun. At age of 14, mag-isa po ako nun sa Manila nakatira. Bumisita yung mom ko and yung tita ko, stayed in my condo. Then, dumating ako. Hindi nila alam na dumating na. And they were talking about, my mom was talking to my tita about how she wanted me to transfer to La Salle Green Hills. At this time, my tita had La Salle Green Hills and La Salle Benilde. She had it mixed up. Akala niya it's one thing. Mm-hmm. So, sabi niya, inilipat mo si Pao sa La Salle. Di ba dun nag-volleyball yung kapatid niya, si Michelle? Mm-hmm. I heard it. Narinig ko yun. Mm-hmm. Tapos nakinig lang ako. Okay. Hinihintay kong magsalita pa sila. Tapos when I heard enough, doon ako pumasok ng kwarto. Sabi ko, Mommy, is there something you want to tell me? Sabi niya, Papa, sit down. Sabi ko, yeah, what is it? Sabi niya, don't get mad. Papa is not your real father. At this time, I had an idea already because nung nag-aral ako sa probinsya ko, sa Bicol, Viracatanduanes, ang dami ko nang naririnig. Mga bulong-bulong. Pag nagbabasketball ako, sinisigaw ng mga commentator, Dennis Roldan. Noong time na yun, akala ko may kamukha lang akong basketball player. Kaya sinasabi nila yung name na yun. It didn't mean anything to me that time. Then sinabi ni Mommy na Papa's not your real father. I said, okay. Sabi niya, what do you mean okay? Aren't you, hindi ka pa galit? Nagulat siya kasi ina-expect niya siguro na nagwawala ka. Nagwawala. No, I'm not mad. Why would I be mad? I mean, parang si Papa naman, he treated me like his own son talaga. To the point na hindi ko nga napansin na hindi niya ako anak eh. Diba? Minahal niya ako. Kung paano niya mahalin yung anak niya, yung kapatid ko, si Ryan. Ganun din yung pagmamahal niya sa akin. So para sa akin, wala akong hinanakit sa kanya for not telling me the small detail that doesn't really matter to me kasi ang nangingibabaw para sa akin is yung love and yung acceptance niya para sa akin at syempre kay mommy kasi tinanggap niya ako kasi mahal niya si mommy. You were 14 years old, yes. Di ba? Kailan ka bumalik ng Pilipinas from Taiwan? Bumalik ako from Taiwan 13 years old. Okay. So nung nalaman ko po, You decide na bumalik ng Pilipinas? Kasi doon ka na nakabase eh. I didn't see myself having a career of any sort there. Ah, talaga? Yeah, okay. I didn't see myself going to school or studying law or engineering or to be a doctor. And wala yun sa isip ko. Nasa isip ko nung gusto ko mag-artista. Seven years old pa lang ako. Gusto mo na mag-artista. Ayun na yung lagi ko sinasabi sa magulang ko. Pero ang sabi niya, anong reaction ng nanay mo during that time? Siyempre, alam na niya. Alam niya. Siguro natatakot siguro sila nun. Parang, bakit siya gusto mag-artista? Oh. Alam niya ba na tatay niya artista? At saka natural interest, di ba? Yeah, because I just love watching movies eh. Simulang bata ako, pag nanonood ako ng mga pelikula, ang napapansin ko yung acting ng artista eh.
Kasi diba usually pag bata, hindi naman nila napapansin right, yun. Right, right. Ako nung time na yun, nitpicky ako sa acting. Ay, gusto ko yung acting nito. Gusto ko yung ginawa niya dito sa eksena na to. Mm-hmm. Very ano na ako nun sa, ano, very, kumbaga, observant na ako sa mga nuances ng artista. It was something na I felt that I had to do. Kaya ako tumigil sa school actually, tita eh. I stopped school when I was grade 9. When I was in LaSalle. In Taiwan. In LaSalle. Hindi, in Taiwan, hanggang anong grade ka inabot doon? Grade 6 lang po. Hanggang grade 6 tapos ka lang. Tapos na grade 7 na ako dito sa Pilipinas. Okay. So, nung mga grade 9 na ako, I told my parents na I wanted to start acting. And then I auditioned for the show and natanggap ako. The show is called Oh My G, starring yes. Janela Salvador. Yeah, yeah, right. Manolo right, Pedrosa. I remember, yes, yes. Marlo so, Martel. I was Manolo's friend there. All right. One of the bullies. Mm-hmm. So I talked to my parents. Sabi ko, this is, I have to do this. I can't, you know, hindi ako matatahimik. Hindi matatahimik yung ano ko, yung konsensya ko kung hindi ko ito tatanggapin. Kasi MWF yung taping nun. Monday to Friday ang high school, di ba, tita? Mm-hmm. So sabi ko, I have to do this. So thank God na pumayag sila na tumigil muna ako sa school and then to try out acting. Kasi alam nilang gustong gusto ko rin talaga. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. This is LaSalle. LaSalle Green Hills, yes. Uh-oh. I just told them na I just want to go to the Philippines. I don't like it. I don't feel at home here. Which is true naman. I really didn't feel at home in Taiwan. I felt very different compared to the other kids. Hindi ka ba nabubully? Hindi ka naman nabully in Taiwan? I was bullied in Taiwan. Oh. Yeah, I was bullied all the time by students, teachers. For being Filipino, yeah. Ayun, I guess I just didn't feel at home in Taiwan. That's why I wanted to come to the Philippines. And when I got here, true enough, I felt at home. Mas kahit doon ako lumaki, kakarating ko lang sa Pilipinas noon. I mean, nagbabakasyon naman kami when we were kids dito sa Pilipinas. Pero yun yung mga favorite vacations ko before ng bata ako, pag bumibisita kami ng Pilipinas. Kasi pag andito ako sa Pilipinas, mas ramdam kong tanggap ako dito. Eh. Dito yung mga lola ko, yung lolo ko andito. Umuwi pa kami sa province namin, sa Birak, Catanduanes. And yun, I just told them na I want to go to the Philippines. I want to study there. I think I have a better chance there. Tapos, nung tumagal na, I kind of found a way to go to auditions. I met my manager, my current manager, at the age of 15 years old. Woo! Yes, I met Direk Manny Valera. Oh! Hi, Mamu! Oh, diba? Yeah, so, ayun, audition for that show. Tanggap, pumayag, hanggang sa I kept doing it. Pag walang shows. And you're in good hands with Manny Valera. In great hands, yes. Diba? Nung malaman mo na si Dennis Roldan ang biological dad mo, what was your next move? At that time, I did not have a plan. I just knew that he was my dad and hindi ko naman talaga sinubukan na i-pursue pa that time. Mm-hmm. Until the age of 15 years old, a year after I found out na tatay ko siya, I got the chance to meet one of his friends at this gym that my mom goes to in Green Hills. Para napag-usapan namin nila mami na, oy, friends pa ba kayo ni Dennis? Gumaganon si mami kay sa friend niya. And, I mean, yeah, actually, ano, we still talk every once in a while, kamustahan. After ng conversation nila, my mom went to the locker room to take a shower. Ang naiwan, ako, tsaka yung friend niya. Yung friend niya. Sabi ko, tita, do you have his number? Yeah, why? Do you want it? Sabi ko, yeah, of course. Kinuha ko yung number. Tapos, ayan, so nagpaalam na siya, umalis na siya. Tinawagan ko ngayon yung number. Wow. Tinawagan ko agad. Uh-oh. Sabi ko, hello? Tumawag ako. Sumagot. Nag-ring muna for about, you know, a good few seconds. And, sumagot. Hello? Lalim ng boses nito. Yeah. Siya nga to. Sabi ko, kinakabahan ako. Sabi ko, is this Dennis Roldan? Tapos, sagot niya sa akin, yes, who's this? Tapos, at this point, I felt myself I literally couldn't talk. Like, well, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Binaba ko yung call. Mixed emotions. Binaba ko yung call. Sabi ko, wag muna. Hindi ko alam kung hindi ko kaya. Tapos, fast forward tayo mga few months after, parang nakaipon na ako ng lakas ng loob, kumbaga. Tinawagan ko ulit siya. Nasa condo ako. Naka-condo ako nun sa Ortigas, right behind Robinson's Galleria. I called him again. I go, hello? Is this Dennis Roldan? Sabi niya, yes.
Who's this? Sabi ko, ah, my name's Pao. Ang sabi po sa akin ng nanay ko, tatay ko daw po kayo. Sabi niya, ha? Sino nanay mo? Sabi sa akin. Sabi ko, Cheryl po. Cheryl Soreta po yung maiden name niya. Cheryl Soreta. Taga saan ka, nak? Sabi ko, taga Ortigas po ako. Sabi niya, ah, sakto. Andito ako ngayon sa Home Depot, sa tapat ng Meralco. Halika dito. Magkita tayo. Bihis agad ako. This time, tita, wala akong pantaksi. Ubus yung allowance ko nun lagi sa school eh. Kasi may allowance, pinabibili ko ng pagkain nun. So I ran. Oh my God. I ran to Home Depot. Kasi I was excited. Mm-hmm. Excited na kinakabahan. So I ran. Dating ko dun, pawisan ako. Tinawagan ko ulit. Hello? Andito na po ako. Anong aisle po kayo? Punta ako sa aisle kung nasaan siya. Tinignan niya. Palapit ako eh. Palapit pa lang kami. Palapit pa lang sa akin. Nakatingin siya sa akin. Tapos nung magkalapit na kami, tumingin. Ganyan. Anak nga kita. Sabi ko, ah, hindi po ba tayo magpapa-DNA test? Hindi na kailangan. Sabi sa akin, hindi na kailangan. So after that, he took me to a Lancaster Hotel kung saan may service siya. Kasi pastor po siya eh. So he was gonna go there for the service. Sinama niya ako. So he did the service, and at the end of it, kwento siya, today I met a boy. He called me, and then nakita kami. His name is Pao. I just met him this morning. He's my son. So daming tao nun. Daming tao, naalala ko yan. So ako, pinaakit niya ako dun sa harap, saying hi to everyone. So yeah, after nun, tuloy-tuloy na, pero hindi alam nila mami to. Patago. Oo, ninja ako nito. Patago ako na ipagkita sa mga kapatid ko, sa mga siblings ko. Naramdaman ko yung acceptance niya. Naramdaman ko na unang tingin niya pala sa akin na tanggap niya ako bilang anak niya. Kasi on that same day, pinakilala niya na rin ako sa mga kapatid ko eh. Wow. Dinala niya ako doon sa bahay nila. Una, sabi niya, dito ka muna sa kotse, kakausapin ko muna sila. So, ginather niya yung mga siblings ko doon sa bahay. O, lahat, labas ng kwarto. Eh, ako nasa kotse pa po ako. Lahat labas ng kwarto, dito tayo sa sala, mag-usap tayo. Sa bahay nila ito? Bahay po nila. Okay. So, siguro, may mga sinabi siya. Wala po ako noon eh. Hindi ko po alam kasi nasa kotse ako. Sinenyasan niya ako. Palapit ako. Pumasok ako ng bahay. Binuksan niya yung pinto. Tapos, ayun. Guys, this is Pao. Your brother. At hindi nila may kakaila. Dahil yung mukha mo, di ba? And then? Niyakap nila ako. Wow. Kahit si Tita Loli, Papa's wife, mm-hmm. yung mom nila Marco, si Tita Loli, niyakap niya rin Loli ako. Mar. Yeah. We're all very nice, very loving, very caring, very accepting. Hindi nila ako yung mga usual na iniisip ng mga tao. Walang na, judgment. Walang judgment. Which is sobrang na-appreciate ko rin. And kaya din kami close, kaya close din kaming lahat ngayon kasi we started our relationship with love and acceptance agad. Wala akong kapatid na babae nung lumaki ako. Nagkaroon lang ako ng mga ate nung nakilala ko sila. So, very happy din. Akala mo panganay kang anak. Akala ko panganay kang anak. Si ano lang, si Brian or Ryan? Si Ryan. Si Ryan lang. Ryan. Akala mo yun lang ang brother mo. Yung younger brother ko. Tapos nalaman ko, meron pa pala akong 7 kapatid. Ako pala yung bunso. Ako pala yung pinakabata. So ano ang since then, ano yung mga nabago sa iyo? Kasi syempre, ang maganda kasi sa iyo, hindi ka nagkaroon ng parang hatred sa dad mo, especially, 'di ba? And even to your mom by keeping this for a long time. And I think it has something to do with how my mom, you know, my mom did not tell me stories, bad stories about my biological father. She was not the type na, alam mo, yan tatay mo na yan. Hindi ganun. The only thing that she would tell me before is, mabait daw siya. Mabait daw. And very caring. I mean, yes, andun yung pagka-bad boy, pero being a bad boy doesn't mean na masama kang tao. So yun lang yung kinakwento sa akin ni mommy na mabait yung tatay mo, ganyan. Kaya never ako nagkaroon ng hatred. So paano mo ito brinake naman sa mom mo? Kinento ko siya sa isang handler ko, si Mommy Shane. Hi, Mommy Shane. Noong time na yun, Mommy Shane kasi is friend ng mom ko na tinutulungan din ako sa modeling. So, noong time na yun, syempre, wala pa po ang manager nun. Hindi ko pa nakikilala si Direct Manny. Nakwento ko kay Mommy Shane. Tapos,
sabi ko, huwag mo sabihin kay mami, ha? Sa'yo ko muna sasabihin ko, ha? Eh, chinika kay mami. Kinuwento kay mami. Tapos ngayon, tumawag naman sa akin si mami. You're meeting up with your father na pala. You didn't tell me. Tapos sabi ko, no, I didn't know what to say. Paano ko sasabihin? And at that time, natatakot ako kasi ayoko malaman ng stepfather ko kasi ba magtampo siya? I didn't want him to feel like dinisregard ko lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa akin. At pag-alaga sa iyo. Pag-alaga sa akin. Kaya yun lang naman, ayoko lang masaktan si Papa. Pero when I talked to Papa about it, nung inamin na, sabi ni Mommy, we have to tell your dad. So, pinag-usapan namin. Ang sabi ko, don't worry, Papa. You're always gonna be my Papa. Okay? So, walang nabago? Walang nagbago. Walang until nabago? Now, we still talk every day. Wow. And he's happy for you. He's very happy. Oo. Yes. Paano ka nakapasok eventually? Kasi at that time, sabi mo, hindi mo pa kilala si Direk Manny Valera. Una, nagmo-model-model ako. And I had a talent manager before. Unang acting project ko, I was 15. The title of the film is Firefighters. Action movie? Yes, it's an action movie. It was a comeback movie of Jerry Crabal. Okay. So, di ba, matagal siyang nawala. Alaga ko dati yun. Nasa Octo Arts pa ako. Yes. Doon ako unang umarte. Then after that, that's when I met naman, after nung film na yun, that's when I met Direk Manny. Direk Manny. Actually, nakita lang ako ng assistant niya sa Mega Mall. Naglalakad ako sa Mega Mall. Tapos, lumapit. Nak! Nagmo-model ka ba? Sabi sa akin. Sabi ko, yeah, nagmo-model. Nag-artista ka ba? Gusto ko po mag-artista. May kilala, I work for Manny Valera. He is managing Janela Salvador right now. Do you want to meet him? I said, yeah, of course. So, nag-exchange kami ng phone numbers. Told my mom about it. And, ayun, after nung, we had a meeting, me and my mom, kasi syempre I was a minor eh. So, kailangan may guardian akong kasama. So, we signed a contract. And I went to auditions. Pa 16 years old na po ako nun. 16, yes. Okay. So, I signed a contract with him. I went to auditions. Sinasama niya ako sa mga events para makilala ako ng mga producers, ng mga directors. And, ayun, went to a lot of auditions hanggang sa natanggap ako sa UMIG. So, na si Janela rin ang bida. Si Janela ang bida, yes. So, ayun yung unang teleserye ko, tita. So, yun yung tumigil ako sa school. Tapos yun, ngayon, after OMIG, lumipat ako sa kabila. Nag-GMA din ako for a while. Tapos, may mga times na nawawala na ako trabaho. 1 year akong walang taping. That happens. It happens. Yeah, mm-hmm. It happens. And then, actually, those are, yung mga moments na yun, tita, are, para sa akin, looking back now, kailangan. It builds you. It builds your character. Right. You know how they say, calm seas don't make incredible sailors. Right. Kumbaga. So I think na napagdaanan ko yung mga kailangan kong pagdaanan to be the person I am today. Pero hindi ka naman na-disappoint to a point na gusto mo mag-give up. Never. Kasi ang tagal eh. I'm persistent. Oh, that's very makulit good. Makulit ako, tita. That's very good. Parang feeling ko, one trait na meron ako nung bata ako, na meron pa rin ako ngayon, is being persistent. Na pag ito yung gusto ko, kailangan ito yung gusto. Ito yung makuha ko. So, I didn't want to stop kahit nung mga times na kinakausap na ako ng papa ko, na, hey, are you sure you don't want to go back to school? You can just go back to school. It's okay. And, hey, I have to keep trying. I have to. Workshop. Kung wala akong trabaho nun, ang hinihingi ko sa manager ko, workshop. Kung hindi ko to keep you busy. Keep learning. And learn, yeah. And more and knowledge, productive. More knowledge. Yes. Yes. Kaysa naman sa tumatambay lang ako sa bahay or nag-aano lang, at least, workshop ng workshop, may natutunan ako. Para if ever na may taping ako, may baon ako. Yun yung isip ko dati, yung mindset ko before. Anong ibang projects ang ginawa mo since then? After noon, nung 2020, I did 2019, I did mga Batang Paws. Oh, yes. Oh, yes, okay. I Want TFC series tungkol sa HIV. Right. Yeah. Right. And yung first major role ko sa isang series. Yung apat kami. That was the first time na naging lead ako sa isang project. And I was really thankful with that role kasi na-practice ko rin yung mga natutunan ko din eh. Tapos, na-put into work ko yung mga naririnig ko sa workshop, yung mga ginagawa ko sa workshop.
And after that, after mga batang pods, nawala ako ng 2 years. Oh, saan ka pumunta? 2 years or a year and a half. Hindi lang siya nasundan. And so what I did was, I started working in my dad's friend's factory. Kasi yung dad ko nagsusupply ng machines sa kanila. So sabi, are you talking to your stepdad? Okay. My stepfather. So sabi niya, you know, just work here first. So doon ang trabaho sa... Kung Laguna ba yun or Bulacan? Dito sa Pilipinas, dito hindi sa Taiwan. Okay. Dito po sa Pilipinas. Uh-oh. So doon ako nag-work from Monday to Thursday. And on Fridays and Saturdays naman, nagtatrabaho ako sa club. Mm-hmm. Sa club sa BGC as a promoter. Mm-hmm. I entertain yung mga... I invite people to come to the club. And I entertain them. So parang gano'n. Hanggang sa... So you took... jobs then. Oh, I was working two jobs. Kasi ayoko nang walang ginagawa, tite. Ang hirap kasi nakatambay ka lang. Which is good. At saka may natututunan ka rin doon eh. Sa tita, natuto ako may pag-usap sa tao dahil sa trabaho ko doon sa sa silo, sa palas. Ang dami ko rin natutunan doon. Factory, anong trabaho mo doon? I was in charge of operating the machines to make sure na yung mga feeds na... Kasi yung mga feeds po, yung machines po kasi, they produce feeds. So may mga ingredients yan, may fiber, may protein. So dapat sakto yung halo. And then tinuruan ako ng dad ko kung paano gawin yun. So I was operating the machines, making sure na the pellet is not too hard, at the same time, not too soft. Binabantayan ko. So Monday through Thursday, nando ka sa factory. Yes. Oo, pag weekend naman, nando ka naman party, sa BGC. Party. Sa party. Na nag-enjoy ka rin. Nag-enjoy diba? Din ako. Kasi mapupunta doon mga millennials eh. Your age, diba? Opo, man. Oo. Well, right now, I know, mas ano ako, mas responsible ako pagdating sa trabaho. I know what I'm supposed to do to achieve my goals. Parang, ano lang yan, tite? Passion lang yan eh. It's hard work and hard work. Kasi dati, may times na, nung time na wala akong projects, I was frustrated. I was bitter because I felt na, sabi ko, binibigay ko naman yung buong puso ko sa craft na to. Bakit hindi ako nabibigyan ng chance? That was me before. That was me before. Pero right now, kalmado na ako. What's yours will come sooner or later. Well, ang focus ko ngayon is what's keeping me going, which is yung my career and my family and my friends, my loved ones. The only thing that a parent wants for their kid is maging maayos yung buhay ng anak nila. Exactly. Eh, diba? Yung wala na silang worry na, ay, kailangan kong alagaan si ganito. Girlfriends. Okay, girlfriend. Unless there's a special one right now. Wala po. Wala talaga. Wala po ngayon. That is 100% sure. Ah, talaga? Yeah, I'm open naman po tita pag may girlfriend ako. Hindi ko naman po tinatago sa... At bakit lang mo itago? Yeah. You're single anyway, yeah, di ba? So, when was the last relationship you had? We broke up in September. Two months ago, tita. What happened? No, it wasn't anything dramatic. You know, we just... Gaano katagal kayo? It was a short relationship. 4 months. 4 months, okay. Yeah, pero... Hindi pa malalim. I wouldn't say na hindi malalim. I mean, to some point, there was genuine love. Pero nung tumagal, we both just felt na hindi pala compatible. It was a mutual agreement. You know, Non-showbiz, yes. Siyempre, ang dami mo nakakatrabaho, ang dami nagagandahan dyan. Katrabaho mo ngayon si Jane De Leon, di ba? Natural lang yun sa isang guy katulad mo. You're so young, good-looking, crushes. Well, para sa akin, isa sa crush ko, Ann Curtis. Di ba? And Ann Curtis because, you know, I admire her so much. Because not only is she a great actress, but nakikita mo kung gaano siya ka-devoted sa family niya ngayon. And for me kasi, tita, ako, hindi ako nagkaka-crush ng dahil sa ganda lang. I need to know if they're family-oriented. I need to know if kung gaano sila ka-close sa family nila. Kung ano yung personality nila, what are their interests. Why single out, Anne, sinabi mo na nga. Pero good kay Anne, sino pa ibang crush mo? Ako, tita, I mean, crushes are always, you know, parang, for example, si Jane. For Jane naman, tita, it's more of I have an admiration for her. Because nakikita ko kung gano'n niya pinaghihirapan yung show ngayon. I can see how she's hands-on sa mga nangyayari behind, off-cam and on-cam.
And I could really see her doing her best. And that's something na admirable sa kanya kasi nakikita mo na nagsusumikap siya. She's working hard para sa mga para matupad niya yung mga pangarap niya. And she's aggressive in a way na kasi we all know kung saan siya nanggaling. At walang boyfriend. I mean, we all know. I mean, kasi nag-start siya, tita, talent siya eh. Yeah. Nagta-talent muna siya before. Uh-oh. So now, seeing dancer, her, di ba? Diba? So now, she's Darna. Parang, ma-admire mo talaga yung tao. Parang, wow, bilib ako sa'yo kasi not everyone can do that. Start from the lowest, tapos work your way up. Sa mga tao, gusto kong magpasalamat ka. No? Sa manager ko, syempre, Direct Manny. They've always supported me and they've always believed in me from the start. Kahit may mga times na wala akong projects, they were still there to, you know, to try and look for work para sa akin. And syempre my parents for believing in me. And yung bagay na na-appreciate ko rin sa trabaho na pagiging artista is sobrang sarap sa pakiramdam na gumagawa ka ng isang pelikula o series or teleserye na pinapanood ng mga tao, na pinapanood ng mga bata. Iniidolo ko ng mga bata. Kasi ako dati, I was on that side eh. Nung bata ako, iniidolo ko si ganito, si Bong Navarro, yung mga ganun. Ah, talaga? Oo. Favorite ko yung mga movies, Gagamboy, X-44, Plastic Man, Darna. Oo. Why? Because I really wanted to act. I wanted to be... Pero why Bong Navarro out of so many other actors? Kasi nung time na yon idol ko si Jim Carrey. Okay. So, for parang me... Parang maasok ko sa comedy films. Comedy films ng bata ako, yes. Okay. Oo. Hindi ko sa comedy talaga. So, yun nga, like yung sabi ko na before, naalala ko nung bata ako, iniidolo ko sila. So, ang sarap nandun sa pakiramdam ngayon na ako, nasa Darna ako. Tapos, yung mga, minsan may mga bata na, oy, si Noah, na sobrang nakakataba ng puso. Kasi naalala ko nung time na bata ako, nakita ko si Angel Oxine sa Mega Mall na naglalakad. Yes. Hinabol ko siya. Oh, talaga? Sinisigaw, Darna, gumagana na ako sa kanya. So, parang now na nangyayari din siya for me. Nakakataba ng puso. Hindi mo inimagine na yung pala magiging bahagi ka ng Darna Project. Oh, diba? Grabe. Oh, so talaga, ano lahat ito, tawag doon, destiny? Di ba? Manifestation, I guess. Have you. And here you are with Mama Sapano. Yes, yes. Oh, yes. Diba? Mama Sapano naman. Okay, and diba? Then, your role in Mama Sapano? Actually, I play as a Superintendent Raymond Train. Siya yung ground commander ng Seaborne 13. And he was in charge of leading the team that was tasked with killing Marwan and Usman. So, bale, ano siya tita? Siya yung ground commander. It's an honor for me to play this role. Kasi I have high respect for soldiers, for the PNP, for people who put their lives on the line para makatulong sa bansa or para mas maging safe yung bansa natin. So being able to do this film is just an overwhelming experience para sa akin. An eye-opener at the same time. Eye-opener, yeah. Diba? This is going to be filmed in the Metro Manila Film Festival. Yes. Ayun guys, Mama Sapano po. December 25 na, supportahan po natin. It's gonna be on Metro Manila Film Festival. So, kita-kits po tayo. Your message to your biological dad, Dennis Roldan. Oh. Ay, Papa. Sana okay ka dyan. Sorry kung hindi pa ako din masyado nakakabisita. Pero hopefully, pag nagtagpo na yung schedule natin, pag nagtagpo na rin yung schedule, I will make sure na mag-visit ako soon. And ingat ka palagi dyan. And I love you. Your mom. Okay, Mommy, my message for you is just calm down. I'll be okay. Don't worry too much about me. I'm working very hard. You're a grown-up boy. Yeah, I'm a grown-up. You're a big boy now. Yeah, I'm working very hard to buy our dream house. Wow! Gusto ko, kasama ko si Mommy. Yes. Kailangan kasama ko si Mommy. And for Papa, who your is your stepdad. In, what's his name? Pau also? Yeah, he named me after him. Hi, Papa. Hope you can visit soon. We're gonna go play some basketball soon and lift some weights. Hope to see you soon. I want to go to Taiwan also. Visit Amaya Nakong.
Always take care and I love you too. Of course, to your growing fans. Ayun. Ayun guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Paolo Gumabaw at gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Darna at sana pagpatuloy ang suporta niyo sa Darna. At syempre, mamasapan na po ngayong December 25 na, it's gonna be part of MMFF, Metro Manila Film Festival. So sana suportahan po natin ang pelikula na to. Sigurado akong matutuwa kayo sa action at sa drama at sa lahat ng aspeto sa pelikula na to. So, ingat kayo palagi. God bless. Anak, bago kita pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Yes. Thank you so much to Pandan Asian Cafe. Maraming maraming salamat, Alvin, and of course, Dennis. Every Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beautyderm, Lututech, maraming salamat, Joss de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Erase Beauty Care, Vanilla Skin at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Sila Salon for My Hair Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Bebot Santos of Coloretti Clothing, Studio Manila, at syempre pa, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Astro Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astro Amoyo. Every Friday po yan. Mga kaibigan, maraming maraming salamat. And of course, maraming maraming salamat, thank anak. Maraming salamat. The pleasure is mine. Thank you so much for having me. It's my pleasure. It's my honor. And thank you so much, Mama Manny Valera. Thank you so much. This guy really, really go places. Ngayon pa lang, congratulations. And stay grounded. Yes, thank you po. Thank you, anak. Okay, with that, mga kaibigan, hanggang sa muli. Dito lamang po sa TikTok with Astro Amoyo. God bless us all!